kahit naka-off yung switch ng motor mo, kumakain pa rin siya ng power. What's up guys? So welcome back to Mr. DIY Motovlog YouTube channel. And if you're new to this channel, don't forget to click the subscribe button below and click mo yung bell notification para ma-notify ka if we have a new video na naman i-upload. And today guys, I'll be sharing to you kung paano mag-troubleshoot kung grounded ba yung motor mo. Kung paano malalaman na grounded yung motor mo. So, by the way, so before I start, para doon sa mga bago pa dito sa channel natin, so yung Mr. DIY Motovlog YouTube channel po, yung advocacy natin is to encourage everyone na you can do it yourself. So eto ngayon guys, para doon sa mga nakakita na ng bagong profile picture sa ating Facebook page, so meron doon may caption na believe you can do it yourself, kasi yung advocacy talaga natin is kung kaya nilang gawin, kaya mo din. So, ganun yan. And, by the way, ako, personally, hindi po ako mekaniko. So, para dun sa mga planning na magpapagawa sa akin, is hindi po ako makakatulong dyan kasi hindi pa talaga ako mekaniko. Hindi rin ako electrician. So, kung yung mga electronics na videos ko, so, that's because of my own experience. And, syempre, with the advice of the professionals din na makakilala natin. And isa lamang po tayong ordinaryong mamamayan na naglakas loob na gawin yung mga bagay na nagagawa ng mga professionals sa mga fields na yan. So yan guys, I'm promoting the advocacy of this channel na you can do it yourself. So kaya nyo yan. So today, I will be sharing to you kung paano mag-troubleshoot ng grounded na motor. So to define terms, specifically, yung grounded kasi guys, I define it as kahit naka-off yung switch ng motor mo, kumakain pa rin siya ng power. Kaya yung mga grounded na motor, yan yun, isa yan sa mga reasons na madaling malobat yung battery natin. So yan yung isa-solve natin ngayon using testers. So meron ako dito ang dalawang klaseng multi-tester. Yan. So ito yung isang multi-tester ko, this one is digital and this one naman is analog. So, whichever tester na meron kayo, magagamit yan. As long as meron siyang pang-test ng connectivity. So, paano ba malalaman yung connectivity? So, check nyo na lang sa testers nyo. Meron siyang ohms na sign. Ayan, dito sa baba. Ayan. So, ayan. So, yung omega, yung pang omega, sa ohms yan eh. Kung ipo-point natin siya sa ohms, halimbawa, ito sa digital. Kung point natin siya sa ohms, pag i-connect natin itong dalawang wire, yan eh, ito yung wires. Pag nakatutok na sa ohms, yung pointer, in this case, tinutok ko siya sa 200. Pag kinonekta ko siya, may reading siya. Yan. Yan, di ba? Meron siyang reading. So pag wala, hindi siya connected, 1 lang 'yan. Dito naman sa analog. Makikita niyo yung parang kamay niya dito. Ito din yung wire niya. Pag kinonect ko din siya, yan, di ba gumagalaw siya? Strap. Yan talaga 'yan, basta branded na unit up. Natatrap yung ano, yung kamay niya. Ayan. So, gumagalaw siya pag ayan, di ba? Oh. So, this is how to test the connectivity of your wires sa motorcycle. So, paano ba natin 'to gagawin? Papakita ko sa inyo. And before that pala, gumawa ako ng modified na clips. So, ito, alligator clip. Ni-roll ko lang para mas umikli siya, pero mahaba talaga 'to. Yan. So, ito yung gagamitin ko para mas mapadali yung pag-clip ko doon sa mga wires. So, alligator clip na 'to, guys. You can do it yourself din.
Siya mag-open. So ito yan. Yan. Yan guys. So, itatry na natin. So, itetest natin yung connectivity ng ano natin ng wires. So in this case, gagamitin ko is yung analog natin na ano na tester. So magagamit na natin itong dalawang ano alligator ano natin, alligator clips. So paano ba 'to gamitin? So itong isa, i-clip ko siya dito sa kabila. And by the way guys, ito yung battery ng motor. Tinanggal ko yung negative niya. So kasi yung battery is positive and negative to. So yung negative niya na wire is tinanggal ko dito. Tapos yung isang dulo ng negative wire is nilagyan ko ng alligator clip. At dito ko ikakabit yung isang dulo ng tester natin. So ayan. And take note na nakatutok na siya sa ohms. So in this case, nasa 1K siya. So yung kabilang dulo naman ng wire. Yan. So yung isang dulo is dito natin ikinabit sa ating ano alligator clip. So matitest na natin yan. Pag ididikit natin itong dalawang alligator clips natin or yung dalawang dulo ng tester is may connectivity siya. Yan. So paano ba malalaman kung grounded yung motor? Take note guys, naka-turn off yung switch ng motor natin, yung ignition switch. And then i-clip ko siya dito. Yan. So naka-clip siya. Hindi siya gumalaw. So meaning, walang problema. Naka-turn off yung switch ng ignition, walang problema. Pag i-on ko yung ignition switch, tingnan nyo yung gagalaw siya. Focus natin. Yun. Bigla siyang gumalaw. Diba? So, meaning, nabubuo lang yung circuit nito pag ito turn on ko yung ignition switch. Pero pag hindi ko siya in-on, putol yung linya. Kumbaga, tulog talaga yung battery. So, maraming instances na kahit naka-turn off yung switch, tulad nito, kumakain pa rin ng power yung motor. Bakit? Kasi, halimbawa, nag-short circuit yung signal light, yung headlight, or yung mga devices na naka-attach sa motor mo. Pag nag-short circuit yun, kahit nakapatay pa yung ignition switch natin, nagre-reading pa rin siya dito. So, diyan malalaman guys na mayroon talagang short circuit sa motor mo. So, kung paano natin i-test 'yan? Subukan ko muna yung headlight natin. So, this is my ignition switch. So, naka-turn off siya. So, ano ba to? Dito na lang. Yan. So, makikita nyo yung tester. Ito yung ignition switch. Naka-off siya. Subukan ko yung aking alternate na yung LED headlight backup ko. So, ito siya. Ito sa ano to eh. Pass light ko to eh. So, hindi to masyadong ginagamit. Ito talaga. Ito yung headlight. So, pag i-turn on ko siya, dito may reading, wala. So meaning walang problema yung high beam at saka low beam, wala. Actually parang ano dito eh, kasi yung low beam nito disable ko. So yung high beam lang, pag high iilaw siya. So kahit naka high beam siya, wala pa rin. Yung signal light naman doon, wala. Sa kabila, wala. Tapos yung horn
kaya siya mag-build. Yun. Wala. So, wala talagang reading. So, meaning, okay na okay yung wirings ko. Walang short circuit. Kahit yung ibang upgrades ko dito, yung mga ibang devices na naka-attach dito, is wala pa rin. So, wala siyang reading. So, meaning, okay na okay yung motor natin. And, by the way guys, dahil sa safety ng motor na ginawa ng kumpanya, yung mga fuse ng motor is nandito ng XRM natin. So dito yung fuse. So ito yung fuse, pag may naputol dyan, meaning may short circuit yan, so meron din tong spare na isa, papalitan nyo lang. Pero make sure na yung dito, this is 15 amperes, yung pula is 10 amperes, yung exact na amperahe talaga yung i-replace nyo para hindi masisira yung motor. And kung meron kayong mga devices na ikakabit sa motor, make sure din na meron kayong separate na fuse made specifically for that devices. So in my case, meron ako dito. So lahat ng mga naka-attach na device ko dito, yung mga lights ko, mga LED lights ko sa tail light, yung signal light ng mga LED ng mga bago, tsaka yung headlight backup ko, tsaka yung pass light, dito yan dumadaan. So if ever na magka-short circuit yung mga yan, ito yung fuse na mapuputol. Yan. So DIY din to. So make sure talaga guys na lahat ng connections ng battery natin is dadaan talaga sa fuse para iwas sunog. Kasi pag walang fuse, kung sino yung wire, kung sa ano yung wire na mas maliit, yun yung unang masusunog. At pag masusunog yun, make sure lang na hindi siya malapit sa gasolina. Kasi pag dito yung nasusunog, malapit sa tangke ng motor, siguradong sasabog yung motor natin. So that's it guys. I hope you learned something from this video, and watch out for our upcoming videos. So thank you so much for watching. See you next Moto Vlog. Peace.